Magnolia Hot Shots, na extend pa nila ang serye nila kontra Meralco Bolts ngayong semis, ano? At etong crowd favorite team sa PBA na Barangay Ginebra ay back to finals, mga kapatid, ngayong Governor's Cup 2021. At sigurado ako maraming fans ang natuwa dyan. Congrats sa inyo. Pero bago natin pag-usapan yan, ay humihingi muna ako sa iyo ng subscribe kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube. At kung ikaw naman ay nasa aking FB page, ay paki-like and follow na lang, kapatid, para sa mga ganitong updates at recap sa PBA. Nagbabalik nga sa final itong Barangay Ginebra. Pinauwi na nila ang NLEX. 3-1 ang serye nila. Tinapos nga ng Ginebra sa Game 4 sa score na 112-93. Pinangunahan niya ni Justin Brownlee na may 47 big points, 10 rebounds at 6 out of 10 sa rainbow area. At ang nakakagulat na performance ni Jeff Chan na may 20 points, 5 out of 8 beyond the arc coming off the bench. Ayos, di ba, mga kapatid? Well, hindi din ganun kadali ang pinagdaanan ng Barangay Ginebra bago sila nakatungtong sa final at pang-apat na beses nila ito sa Governor's Cup, mga kapatid. Natapos ang Gin Kings sa Elims na may standing na 6 win and 5 losses at nakaharap nga nila sa playoff ang TNT Tropang Giga na may advantage, ano, na twice to beat. Pero pinauwi nila ito o pwede nating sabihin nakabawi sila sa Tropang Giga dahil maaga silang pinagbakasyon neto last conference. Then ngayong semis ay halos dominahin nila itong NLEX. Kung hindi lang nawala sa wisyo itong si LA Tenorio noong Game 3, ay maaari nilang nasweep ang team ng Road Warriors. Sa akin lang, ano, mga kapatid, kung hindi nawala itong si McDaniels, ay baka ibang kwento ang naging serye nila sa semis. Komento lang, mga kapatid, kung agree kayo na kung si McDaniels ang import ng NLEX ay posibleng mahirapan din ang Gin Kings at baka umabot pa sa do or die situation ang kanilang serye. Well, tignan natin kung sino ang makakaharap ng Barangay Ginebra ngayong Governor's Cup Finals dahil waiting pa sila sa laban ng Meralco Bolts at Magnolia Hot Shots. Mapunta tayo sa dalawang team na ito, mga kapatid. Kagabi nga ay hindi pumayag ang Hot Shots, ano, na pagbakasyonin sila ng Meralco Bolts. Mainit ang simula ng Meralco Bolts sa unang yugto ng game, mga kapatid. Naka 11 to nothing run agad sila. Hanggang sa nakuha ng Hot Shots ang kanilang rhythm, ano, sa pag-score. At nagtuloy-tuloy na ngayon hanggang sa matapos ang laro sa score na 94-73. Another low scoring, mga kapatid. Ang Meralco ay medyo inalat nga, ano, yung mga player nila kagaya na lang ni Jan Quinto at Alain Maliksi. Hindi ganong kaganda ang field nila. May mga score naman sila kahit papano pero hindi sumapat yon. Tapos etong kanilang hero nung Game 3 na si Chris Banquero ay first half lang natin nakitang naglaro, ano. Ayon nga sa report ng courtside ng PBA ay meron pala siyang nararamdaman na hindi maganda. At siya raw mismo ang nagsabi na kung pwede umupo na lang muna siya or pwedeng hindi maglaro. Alamin natin yan sa mga susunod na araw kung anuman ang kanyang iniinda. Gayunpaman, may puntos naman siyang 7 points at lumaro lamang ng 17 minutes and 38 seconds. Tanging si Chris Newsom lang ang maganda ang iniscore na may 11 points. Tsaka syempre ang kanilang import na si Tony Bishop na may 22 points. Napanood ko nga yung games, ano, mga kapatid. Hindi ko nakita yung depensa ng Meralco sa Magnolia. Dahil nung last 2 games nila ay halos hindi nila mabigyan ng magandang tira ang mga player ng Hot Shots. Kagaya na lang ni Paul Lee, noong Game 2 ay umiscore lang siya o naka-score lang ito ng 10 points at 0 out of 10 sa 3 points area. Tapos noong Game 3 ay may 5 points lamang. Hindi natin masabi kung sa depensa ba ng Meralco ang dahilan niyan or yung injury na iniinda niya. Pero netong Game 4 ay ibang Magnolia ang nakita natin, ano, yung energy, mga kapatid. Lalo na etong si Calvin Abueva at Gio Halalon.
andyan yung magagandang pasa ni Gio, lalo na kay Mike Harris. Tapos etong depensa at tulong sa pag-double team ni Abueva ay iba. Hindi natin nakita yan sa last two games nila. Pati na rin ang pagkuha ng rebounds ay grabe etong si Abueva. Sadyang maganda rin talaga ang nilaro ng buong player ng Magnolia. Kagaya na lang ni Jackson Corpus na may puntos na 9 points and 5. Rebounds. Di ko alam kung bakit bihira ipasok ito ni Coach Chito. Tapos etong nabash nung game 3 na si Paul Lee ay naramdaman natin ang kanyang score dahil meron siyang 17 big points na talaga namang ayan ang gustong makita ng fans nila. At syempre etong si Mike Harris na talagang masasabi mong magaling na player . Andyan yung offensive rebound niya lalo na nung first half. Halos lahat ng score niya ay dyan nanggagaling. At yung mga mid-range niya noong second half ay naipapasok niya o nagpapapasok. Kaya naman meron siyang 34 big points at 18 rebounds. 14 dyan ay galing sa defensive. Kaya naman ang daming second chance of points ng Magnolia Hot Shots. Well, tignan natin sa Friday kung magkakaroon ba ng Manila Clasico sa Governor's Cup Final or magtatapat sa ika-apat na beses etong Meralco Bolts at Barangay Ginebra.